Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po dito po sa gawain sa Everyday Bible Studies po natin dito sa Rema Philippines. At welcome po ang bawat isa na makinig po sa ating mga pag-aaralan sa araw na to. At ang topic po natin, ituloy po natin yung Remanians, We Are At War. So, sa mga napag-aralan po natin, sa mga tinuro po ng mga pastor po natin, ito po po nakarang araw, ano po. At tayo nga po ay naka-engage sa giyera. Ito po ay isang giyera na talagang noon pa man, hindi pa man tayo sinisilang ang giyerang ito ay naroon na. At sa ayo at sa gusto natin, tayo po mga Kristiyano po ay naka-engage sa giyera na to. At kung hindi po tayo makikipag-engage sa giyera na to, hindi babaliwalain ng Diablo, hindi palalampasin ng Diablo, kundi siya po ay magnanakaw, umatay at magwasak. Yan po ang trabaho ng Diablo. Sabi po ng John chapter 10 verse 10, sabi niya, ang Diablo ay napunta rito upang magnakaw, umatay at magwasak. So, tingnan niyo po yung giyera na yan. Tingnan niyo yung ginagawa ng Diablo, no? Sa mga tao. At hindi lang sa mga sa mga unbeliever, kundi maging sa mga Kristiyano po, ito po ay pinipilit ng Diablo na isagawa yung adikain niya sa mga tao, ano po. At so dito nga po sa John chapter 10 verse 10, sabi niya, ang Diablo, ang magnanakaw ay pumunta rito upang magnakaw, kumatay at magwasak, no. Sabi niya, magnakaw, kumatay at magwasak. Mayroon pong degree na ginagawa niya. Sa mga tao po, sa mga Kristiyano, ninanakawan niya. Then, pag nanakawan niya, ito yung pagpatay niya hanggang sa wasakin niya yung buhay po ng isang tao. Ngunit sabi ni Jesus, napunta rito si Jesus upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Mayroon pong laging solusyon ang Diyos, ano po. At dito sa mga verses po na binanggit po nakaraang mga araw, no, at sinasabi po rito na tayo, sa halimbawa dito po sa 1 Peter chapter 5 verse 7, sabi po niya diyan, humanda kayo at magbantay. So kailangan nating humanda at magbantay, no. Mayroon pong laging paalala po ang Biblia po sa atin, ng mga apostol po sa atin, kung ano yung dapat po nating gawin. So dito po sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, sabi, ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Sabi niya, fight the good fight of faith. Paglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Ang Diyos po, si Apostol Pablo po, nagsasalita siya kay Timothy na sabi, ipaglaban mo mabuti ang pananampalataya. So may gera, may labanan po dito, ano po. At para makalaban po tayo, sabi po niya sa verse 11, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na to. Sikapin mong mamuhay ng matuwid. Ang isang habilin ni Apostol Pablo para makalaban tayo ng buo sa pananampalataya. Number one po, sabi niya ay mamuhay ka ng matuwid. Ito po yung isa sa sinabi niya na para makalaban tayo, kailangan nating mamuhay ng matuwid. Ano po? Pangalawa, sabi niya, mamuhay ka ng matuwid, maka-Diyos. No? Pangatlo, may pananampalataya, may pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Nagbigay po ng instruction si Apostol Pablo kay Timothy kung paano siya makalaban ng may pananampalataya, kung paano siya lumaban at humarap sa labanan ito, sa gerang ito. Ano po? So sabi niya, una po, mamuhay ka ng matuwid. Kailangan po nating mamuhay ng matuwid. Ito yung isa sa panlaban po natin. Alam niyo, marami pong mga Kristiyano po ang nalisya. Tinatawag nilang Panginoon si Jesus, ngunit hindi namumuhay sa katwiran. Alam niyo, sabi ni Jesus, huwag mo akong tawaging Panginoon, Panginoon, kung hindi ka susunod. Ano po? So paano tayo makakalaban? No, sabi niya, maka-Diyos. Tinatawag mo kung Panginoon, Panginoon po, kung hindi ka ngunit hindi ka susunod. Ano po? Lagi pong nagbibigay si Jesus ng warning sa ating mga Kristiyano na kailangan natin mamuhay ng maka-Diyos.
Ano ba yung sasabi niya doon? Mamuhay ng may pananampalatay. Lagi nating, ang panlaban natin po ay may, yung kalasan natin ng pananampalataya. Gagamitin mo ang salita ng Diyos sa lahat ng mga sitwasyon. Gagamitin natin yung Word of God, ang sandata ng salita ng Diyos, sapagkat ito yung tabak. Ang salita ng Diyos ay ang tabak ng Holy Spirit para makalaban po tayo sa anumang pong mga bagay na harapin natin, especially po itong gyera na to. Ano po? Yung isa pa po na sinasabi po rito ay yung pag-ibig. Hindi pwedeng mawala sa atin ang pag-ibig. Daraan po tayo mga Kristiyano po, daraan sa napakadami pong mga bagay-bagay sa mundo na pwedeng sirain yung heart mo, yung laman ng puso mo, pwedeng sirain yan ng Diablo o na maging mga tao na pwedeng gamitin ng Diablo para yung love na yan ay mawala. At pag nawala yung love na yan, of course, ang papalit dyan, galit o puot. At sabi niya, kailangan lumaban tayo na may pag-ibig. Laging love ang panglaban po natin. Ano po? Laging love, laging pag-ibig ang panlaban natin. Si Jesus, nagabilin siya sa Matthew chapter 5 na ibigin mo, maging yung kaaway mo. No, ibigin natin sila, gawan natin sila ng mabuti. Yan po ang sandata po na lagi tayong nananalo. Lagi kang mananalo. At ang isa pa po dito, sabi niya, dito po yung pagtitiis at kaamuan. Ang mga Kristiyano po ay punong-puno po ng pagtitiis. Kaamuan in the sense na kahit dumadaan po sa mga bagay-bagay na nadidihado tayo mga Kristiyano, may kaamuan pa rin. Ano? Dinidil natin yung mga bagay-bagay na mayroon pong pagpapakumbaba at kaamuan. So sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy na lumaban ka ng gawin mo ng buong mong makakaya, makipaglabang ka, fight the good fight of faith. At pero mayroon siyang habilin na sikapin mong mamuhay ng matuwid, ng makadiyos, ng may pananampalataya, may pag-ibig, pagtitiis at may kaamuan. Ano po? Dito na po sa Santiago chapter 4 verse 7. Kung may Bible po kayo, buksan niyo po sa Santiago chapter 4 verse 7 po. Sabi niya rito, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan niyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Nagbigay po si Santiago na sabi niya, pasakop kayo sa Diyos, then labanan niyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. So may labanan, ano po. Pero ang instruction ni Santiago po, si Apostol Santiago, sabi niya, number one ay pasakop kayo sa Diyos. Hindi tayo makakalaban na hindi ka sakop ng Diyos. At pag hindi ka nagpasakop sa Diyos, hindi ka nagpakumbaba sa Diyos, hindi ka sumunod sa Diyos, hindi tayo makakalaban. Kaya para malabanan natin ang Diablo at lalayuan ka ng Diablo, sabi niya, pasakop kayo sa Diyos. Then labanan mo siya, labanan mo ang Diablo, then lalayuan ka ng Diablo. Meron pa, sabi sa verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang iyong mga kamay, kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago na ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Then, sabi niya, palitan ninyo ang pagluha, ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang iyong kagalakan. Sa verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. So, mayroon pong instruction na kung paano natin labanan ang Diablo. Ano po? May sa bawat sinasabi na paglaban, laging si Apostol Pablo, si Santiago, si Pedro po ay nagbigay ng instruction kung paano natin labanan ang Diablo. Sa 1 Peter, sa kay Pedro, sabi niya, humanda kayo at magbantay. So kailangan natin ingatan yung sarili natin. Kailangan natin bantayan. Diniscuss yan ni Pastor Mulo nung Thursday, ano po, na kailangan nating bantayan yung sarili natin. Kailangan nating maging mapagbantay. Okay po. So, dito po sa Ephesians chapter 6 verse 18, ano po. Usan niyo po yung Bible po niyo rito po. Dito po sa Ephesians chapter 6. Dito po mas maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Ephesians na ang kalaban natin ay hindi tao. Sa verse 12, start po natin sa verse 12. Sabi niya, sapagkat hindi tayo nagigpaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno,
sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mahukbong spiritual ng kasamaan sa ipapawid. Mas malinaw na diniscuss dito ni Apostol Pablo kung sino yung directly yung kalaban natin. Sino sila? Sila po yung mga rulers of darkness, principalities, authorities, sa mga spiritual wickedness na namamayani dyan sa himpapawid, mga bunang kasamang spirit, mga bunang kasamang espiritu, ano po, mga kasamang spiritual. Ngayon, diniscuss din niya kung ano yung mga dapat nating gawin. Sabi niya, kunin ninyo, no, maging handa kayo, ibigkis ninyo sa inyong baywang ang sentro ng katotohanan. Diniscuss ito ni Pastora Dayan. Ano po, kunin ninyo yung tabak ng Espiritu sa makatwid ang salita ng Diyos, ibigkis ninyo ang sentro ng katotohanan, kunin ninyo ang bracelet ng pananampalataya, ano po. At dito po sa verse 18, sabi niya, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. O sa ibang translation, ang sabi niya, ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng panalangin at manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Yung mga sandata po na in-offer ng Diyos sa atin na kailangan nating kunin, isuot, ibigkis, ano po, yung mga sandatang yon ay mai-infuse, ibig sabihin ng mai-infuse, ma-charge o magkakaroon ng power o ma-charge ito sa pamamagitan ng panalangin. Ang sabi po ni Apostol Pablo, gawin ninyo ang lahat ng ito, gawin ninyo sa pamamagitan ng pananalangin. Para magkaroon po ng bisa yung mga salita ng Diyos na lumalabas sa bibig po natin, para magkaroon po ng bisa yung mga faith po natin, ano po, para ma-infuse ito, magkaroon ng charge ito, magkaroon ng power ito. Kailangan gawin daw natin ito sa pamamagitan ng pananalangin. So, ibig sabihin po, si Apostol Pablo po, no, isa po siya sa mga apostol na kung saan napakadami pong pinagdaanan na labanan sa mga spiritual, sa mga literal, ano po. Ang lagi po niyang ginagawa ay sa magitan ng panalangin at pag-aayuno. Lagi po siyang nagpe-pray. Lagi niyang, bago pa lang siya umarap sa labanan, nandun na po yung pananalangin niya, nandun na po yung pag-charge niya, pag-titil niya, pag-puno niya sa buhay niya sa magitan ng panalangin. Ine-inspire niya yung sarili niya sa magitan ng panalangin. Ano po? Yung mga sandata na binibigay sa atin ng Diyos ay ine-inspire niya, ini-infuse niya sa magitan ng panalangin. Sabi niya kasi, gawin ninyo, ang lahat ng ito gawin ninyo sa magitan ng pananalangin. So para magkaroon ng visa yung mga bagay na yon, no, gawin natin ito sa magitan ng panalangin. Ma-feel ito, mapuno ito, mapuno ng kapangyarihan ng Diyos yung mga sandata na yon, ay kailangan gawin natin sa magitan ng panalangin. Ano po? I-immerse natin, ibig sabihin ng immerse, ilubog natin ito sa lugar ng pananalangin. No? Itong mga sandata na to na binigay po ng Panginoon sa atin, yung tabak ng Holy Spirit, ang salita ng Diyos, alam niyo po, gagawin mo ito sa magitan ng panalangin. Kaya nga po, bago mangaral, nandun ang panalangin. Bago mag-ministry, nandun ang panalangin. Bago humayo, nandun ang panalangin. Bago mag-binding and loosing, nandun ang panalangin. Amin po, nandun na kaagad yung prayer po natin. May infuse ito, ma-charge ito, ma-feel ito, ma-inspire ito, o ma-immerse ito, ano po, o ma-impart ito ng kapangyarihan ng Diyos. Para makalaban po tayo, ano po, para makalaban po tayo sa lahat ng gawa ng kaaway. At si Jesus, dito po sa 1 John chapter 3, verse 8, sabi na napunta rito si Jesus upang wasakin ang gawa ng Diablo. Lagi nating tandaan, tayo pong mga sumasampalataya, tayo pong mga mananampalataya kay Kristo ay nasa atin si Kristo. Ano po? Nasa atin si Jesus. Nakalagay po yan sa 1 Corinto chapter 3, verse 16 hanggang 19. Sabi niya, ang katawang ito ay templo ng Holy Spirit. Nasa atin ang Espiritu ng Diyos, nasa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po. Sa Romans, sabi niya, if God is in me, then who can be against me? No? Nasa akin, si Jesus, then who can be against me?
No, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa akin at nasa akin mismo, si Jesus. Then who can be against me? Walang sino mang, walang anumang sandata ang pinormo upang ako ay pabagsakin. Bakit? Kasi tayo po ang templo ng Espiritu ng Diyos, nasa atin si Jesus. Kaya yung gerang ito, ay ini-encourage ko po kayo na umengage tayo. Hindi tayo pwedeng umiwas, hindi natin pwedeng layuan yan. Tayo po dapat ay naka-engage sa gerang ito. Amin po. Sa uling panahon, dito po, nasa uling panahon tayo, lagi pong makikita natin sa paligid natin, ang dami pong nangyayari, ang dami pong makikita natin, talamak po ang gawa ng diablo. No, nandiyan ang bisyo, nandiyan ang sakit, nandiyan ang kahirapan, nandiyan ang salot, no, nandiyan ang prostitute, amin po, nandiyan ang abortion, nandiyan ang mga droga, whatever man, no. Ang gobyerno po natin, ang pamahalaan po natin ay napasok na po ng gawa ng kaaway. At tayo pong mga Kristiyano ay dapat umengage, makialam sa gerang ito. Amen po. Madami pong pamilya ang nanakawan ng Diablo. Ang daming pamilya po na ang pinatay ng Diablo, pagiging winasak ng Diablo. Walang pakialam ang demonyo, walang pakialam ang Diablo. Alam niyo, kahit walang kamuwang-muwang, wala siyang pakialam, basta magawa niya yung misyon niya sa mundo nito, magnakaw, pumatay at magwasa. Wala siyang pakialam. At kahit tayo mga Kristiyano po, naka-engage siya sa atin. Naka-engage po siya atin. At kung hindi tayo mag-engage sa gerang ito, no, sasamantalhin po ng Diablo. Parang akala mo, excuse ako kasi hindi ako lalaban. Excuse ako kasi hindi ako makikisama dyan. Hindi ako sasali dyan. No, amin po. Hindi pwedeng hindi tayo kasama po rito. Hindi pwedeng hindi tayo lumaban po rito, ano po. Pero glory to God, kasi bakit tayo mga sumasampalataya kay Kristo ay mananagumpay. We are more than conqueror. Sabi ni, ulitin ko po yung verse ng 1 John chapter 3 verse 8. Ang Diablo ay si Jesus ay pumunta rito upang wasakin ang gawa ng kaaway. No? Napunta rito si Jesus upang wasakin durugin ang gawa ng Diablo. Sa John chapter 10 verse 10, napunta rito ang magnakaw, ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit si Jesus, napunta rito upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. At nasa atin si Jesus, nasa atin yung kapangilihan ng Diyos, ano po, nasa atin yung pagpapala ng Diyos. Kaya sabi ng macho, ano man ang talian mo dito sa lupa, itatalian sa langit. Ano man ang pakawalan mo dito sa lupa, ay pakakawalan sa langit. Napakalaking authority po yan. Napakalaking kapangyarihan yan. Binigay ko sa inyo ang susi. Sabi niya, ang langit na ano man ang buksan mo, ano man ang pakawalan mo dito sa lupa, ay pakakawalan sa langit. Ano man ang talian mo dito sa lupa, ay tatalian sa langit. Napakalaking authority po yan. Gamitin po natin, ano po, makipag-engage po tayo sa gera nito. No, nandun yung confidence natin na tayo po ay mga mananagumpay. Ano po? Tayo po ay mananagumpay. Kaso nga lang, nagbigay ng instruction si Apostol Pablo kay Timothy, kailangan natin gawin ito. Nagbigay din si Santiago, no po, ng instruction. Si Pedro nagbigay ng instruction. Sundin natin yung instruction na yon na kailangan sundan natin upang makalaban tayo at magtagumpay po tayo. Amin po. So, masasabi natin na ang gerang ito, yung gera na ito ay hindi tayo pwedeng umiwas. At habang ikaw po ay Kristiyano, tayo pong mga Kristiyano po ay dapat harapin natin, makipag-engage tayo, gamitin natin yung authority na binigay ng Diyos sa atin. Amin po. Oo, masusugatan tayo, pero of course, sigurado ang panalo. Amin po. Oo, pwedeng madapa tayo, pero bumangon lang. At laban ulit, bumangon ulit, laban ulit. Makikita po natin mamaya sa bandang huli, makikita mo yung tagumpay. Kasi si Jesus, nagtagumpay na. At kailangan natin i-impose yung tagumpay na yun. So mayroon tayong dapat confident, mayroon po tayong dapat boldness. Ano po, na kahit anong mangyari, hindi tayo dapat sumuko sa labanan. Amin po, hindi tayo dapat lumabas sa labanan. Kailangan natin makipag-engage sa labanan. Amin po. Sa bawat pastor po, sa mga kasamaan po natin mga pastor, sa mga
kasama po natin, mga kapatiran po natin, mga Kristiyano. Alam niyo po, kahit baguhan, o matagal na, or may ministry o wala, tayo po ay naka-engage sa labanan ito. Hindi tayo pwedeng umiwas. Kailangan nating harapin. Kunin natin ang sandata ng kapangyarihan ng Diyos yung binibigay sa atin. No, mamuhay tayo ng ayon sa katwiran ng Diyos. Mamuhay tayo ayon sa instruction ng Biblia, ayon sa instruction ng Diyos. At alam niyo po, yung tagumpay ay nasa atin. Amin po. Masasabi natin, if God is in me, then who can be against me? No, greater is He that is in me than who is in the world. Ang Diyos ay nasa akin, ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin. Siya ay mas malakas, 1,000 pang mas malaki kaysa sa akin. Amin po. Yung kapangyarihan na yun ay 1,000 pang 100,000,000 pang mas malaki na nasa atin. At walang sino man ang pwedeng dumaig pagkasama natin ang Diyos. Amin po. So, masasabi natin, we are more than conqueror. Hindi po tayo pwedeng umiwas. Kailangan natin umengage. Kailangan natin gamitin yung mga sandata na binigay sa atin ng Diyos. Then, mamaya-maya, sa mga makikita mo na lang, hawak-hawak mo na yung tagumpay. Amin po. So, may natutunan po tayo. Amin po. At glory to God. So, at the end, sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians, gawin ninyo ito sa pamagitan. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamagitan ng panalangin. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Amin po. At mayroon pang sinabi si Ian ko po. Dito po sa Matthew po, ano po, may sinabi po si Jesus, Panginoong Jesus, na sa mga apostol niya, dumaan po sila sa isang laban. Nagpapalayas sila ng demonyo. Laban yan, amin po. Nagpapalayas yung mga alagad niya ng demonyo, pero hindi nila mapalayas. Pinuntaan nila si Jesus secretly, kasi si Jesus, pinalayas niya yung demonyo at lumayas. Ano po, at sabi ng mga apostol, secretly tinanong nila, Panginoon, bakit hindi namin mapalayas? Ano yung gagawin namin? Alam niyo, sabi ni Jesus, may mga demonyo po na hindi, may mga demonyo na hindi mapapalayas, kundi kailangan ito ng panalangin at pag-ayon. No? Nagbigay si Jesus ng dapat natin gawin, yung pananalangin at pag-ayon. At alam niyo po, yun yung isa sa ultimate, isa sa mga weapon natin para labanan ang Diablo, yung pananalangin at pag-ayon. Nagbigay si Jesus ng malinaw na instruction sa mga apostol kung paano nila daigin yung isang laban na yung gera na hindi nila nakayanan. Ang sabi ni Jesus, ang Panginoong Jesus, ang sabi niya, yung panalangin at pag-ayon. Amin po. At yan din ang secret, yan din yung ginawa ng mga apostol. Lagi po silang nananalangin at nag-aayon. Amin po. Ayan, so, glory to God po, tayo po may manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga natutunan po namin. Salamat dahil alam namin na sa amin ang tagumpay dahil kasama ka namin. Lord, salamat sa mga instruction mo sa buhay namin na kami ay manalangin, mag-ayuno, nandun mamuhay kami ng ayon sa iyong katwiran, pag-ibig. Nandun yung Diyos yung pag-ingat mo, nandun yung Diyos yung pananampalataya na binigay mo sa amin. Mamuhay kami ng may pagpapakumbaba. Salamat sa mga instruction, Lord God, na laging nandun yung paalala sa buhay namin na mamuhay kami ayon sa iyong katwiran, Panginoon. Salamat po Diyos at salamat sa boldness, sa katapangan na harap kami, O Diyos, sa labanan, nakasama ka namin. Nandun yung guidance mo, nandun yung kapangyarihan mo. Lord, balutan mo kami ng iyong kapangyarihan, balutan mo kami ng iyong anointing, Lord God, at siluyan mo kami, O Diyos, ng banal na dugo ng iyong Mas Jesus. Salamat at hawak namin ang tagumpay, harap kami sa buhay na ito na nakasama ka namin, ang kapangyarihan mo, ang salita mo, ang siyang panglaban namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, nagdideklara kami ng tagumpay, nagdideklara kami ng kasaganahan, tagumpay sa buhay namin, Lord God. Sa panglaban sa buhay namin, nagdideklara kami ng tagumpay, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat po sa iyo ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon at God bless po.